So for today's topic, we are going to focus on Riemann-Stieltjes integral. Okay, first let us have the theorem for function of bounded variation. A bounded monotonic function is a function of bounded variation. So recall lang natin from our very first discussion, but we defined a bounded monotonic function as a function having an upper bound and a lower bound. Kapag ka may upper bound siya, sinasabi natin that it is bounded above. Tapos kapag ka may lower bound siya, it is bounded below. At kapag ka meron siyang upper bound at saka lower bound, di ba, bounded siya. Ngayon, yung mga bounded monotonic function natin, tinatawag natin silang bounded function of bounded variation. Okay, let us have the fundamental theorem of calculus. If f of x is equal to the integral of f of t dt from a to x, and f is continuous and then f is differentiable and f prime of x is equal to f of x. So we have a corollary here. For any function whose derivative is f, we have the integral of f of x dx from a to b is equal to f of b minus f of a. Okay, let us apply this on the next example. Use the fundamental theorem to find the area of the region bounded by the x-axis and the graph of f of x is equal to x squared plus 1. So, una, ilocate natin, hanapin muna natin yung graph ni f of x is equal to x squared plus 1. So, when our x is equal to 0, f of 0, 0 raised to 2 plus 1 is equal to 1. So, 0 and 1. So, let's say nandito si 1 and nandito si 2. 1, 2, 3, 4, and 5. So, 0 and 1 nandito. And when our x is equal to 1, 1 raised to 2, that is 1, plus 1, 1 and 2. Okay? And when our x is equal to 2, 2 raised to 2 is 4, plus 1, that is 5. So, yung graph niya is paganyan, paakyat. Ngayon, kailangan nating hanapin yung area bounded by the graph of f of x tsaka x-axis. Asan ba yung x-axis natin? Diba, ito yun. On the interval, close interval, x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 2. So, ang value ng a natin dito is 0 tapos ang value ng b natin ay 2. So, kunin daw natin yung area dito from 0 hanggang kay 2. So, how do we do that? Okay, evaluate natin yung integral applying the fundamental theorem. The integral of f of x dx from a to b is equal to substituting the value of f of x, the integral of x squared plus 1 from a, may dx pa tayo dito. Ang value ng a natin is 0, tapos ang value ng b natin is 2. Si 0, ito yung lower limit natin, tapos si 2, yan yung upper limit natin. Ngayon, i-distribute natin yung integral natin dito, tsaka yung dx sa loob ng parenthesis. We have the integral of x squared dx from 0 to 2 plus the integral of 1 times dx is just dx from 0 to 2. So, by simple power rule, x squared dx becomes the integral of x squared dx. This becomes x raised to 3 over 3 plus the integral of dx is just x evaluated from 0 to 2. Ngayon, substituting yung value ng x natin by our lower limit at saka upper limit, we have 2 raised to 3 over 3 plus 2 and 0 raised to 3 over 3 is just 0 plus 0 is just 0. So, we can just disregard it. 2 raised to 3 is 8. 8 over 3 plus 2. This becomes 14 over 3 or this is equal to, so 14 over 3. In decimal place, this is equivalent to 4.67. So, this is the area of the bounded region using the fundamental theorem. Okay. Another example, use the fundamental theorem to find the area of the region bounded by the x-axis and the graph of f of x is equal to x raised to 3 where x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 2. Okay, again, hanapin ulit natin muna ang graph ni x raised to 3. So, when our x is equal to 0, 0 raised to 3, this is just equal to 0. Tapos, when our x is equal to 1, 1 raised to 3, this is just equal to 1. So, locate muna natin yan. 0 and 0. Tapos,
Let's say, nandito si 1. 1 and 1, nandito. Tapos, when our x is equal to 2, 2 raised to 3, that is equal to 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, hindi na kasha. So, let us assume pa ganyan siya. Okay? So, nandito si 2. I-adjust natin yung point. Okay, so ganyan yung graph ni f of x. Ngayon, kailangan nating hanapin yung area from 0 to 2. So, from this point until dito. Okay, so hanapin natin yung area dito. Okay, so gaya dun sa ginawa natin kanina doon, evaluate ulit natin yung integral. The integral of x cubed from a to b, ang value ng a natin dito is 0, tapos ang value ng b natin is 2. From 0 to 2. Dx. O, applying simple power rule na dito, we have x raised to 4 over 4 evaluated from 0 to 2. Tapos, substituting yung value ng x natin dito, pwede nating ilabas si, ano, si 1/4 times x raised to 4. We have 2 raised to 4 minus 0 raised to 4. So, 2 raised to 4, that is equal to 2 raised to 4. That is equal to 16 divided by 4. That is equal to 4. So, ibig sabihin yung area natin dito, this is approximately equal to 4. So, i-take down yung mga nakuha natin kasi magagamit natin mamaya yan for comparison sa other ways to find the area bounded by the curve of the function and x-axis. Okay. Okay, ito na yung mga ano summary of equations natin for finding the area in the interval AB bounded by curve f of x. So, kapag nilocate nyo yung mga points sa Cartesian coordinate plane para makuha nyo yung curve ni f of x, at nakita nyo na yung curve is above the x-axis, ibig sabihin nasa taas siya ng x-axis. So, kung ito sana yung x-axis natin, nandito lang sa taas, dito lang sa taas yung curve niya. Kapag ka nandito sa taas, ito yung gagamitin nyo na equation. Ito yung ginamit natin kanina doon sa mga previous problem natin. Tapos, kapag yung curve naman natin is entirely below the x-axis, saan ba ang baba ng x-axis natin? Nandito. O, ito yung gagamitin nyo naman. Okay? Tapos, when the curve is sometimes below or sometimes above x-axis, ibig sabihin, may mga value of x siya na wherein nasa baba siya ni, nasa taas siya ni x-axis, minsan nasa baba, ganyan. Parang sinusoidal, parang yung graph ni sine function. So, you can use this one. The average value of function f of x in region AB is, ito yung gagamitin mo. Okay? The integral of f of x dx from a to b all over b minus a. Okay, we have rectifiable curve. What is rectifiable curve? It is any curve of finite length. Lagyan natin. Any curve of finite length. Example kanina, yung curve na meron tayo sa graph ni f of x is equal to x squared plus 1. So, tinatawag natin siyang rectifiable curve kasi di ba nung minessure natin yung area from here until here, ibig sabihin, hinati natin itong curve niya even if it extends up to infinity. Di ba? Hinati natin siya in such a way na ito lang yung imemessure natin. So, itong curve natin from here until here is an example of a rectifiable curve. Okay, so we need to make some assumptions muna to apply arc length. So, kailangan muna si f natin is continuous and differentiable on the closed interval AB, and f prime is also continuous on the closed interval AB. We have a formula for the length of a curve, y is equal to f of x on an open interval or closed interval AB. So, ito yung equation natin. L is equal to the integral of the square root of 1 plus f prime of x, the quantity raised to 2, dx from a to b. Or, pinalitan lang natin yung f prime of x, palitan nyo lang ng dy over dx. Kasi parehas naman ang ibig sabihin niyan, first derivative. Okay, let us have an example. Find the arc length of the curve y is equal to 2 times x raised to 3 halves over 3 from the coordinates 1 and 2 over 3, 2, 2 and 4 square root of 2 all over 3. So, dito ang value ng a natin is 1, tapos ang value ng b natin ay 2. Ang i-consider lang natin dito is the value of x-axis.
Ngayon, rewriting our function, y is our f of x. Okay, so f of x is equal to, ilabas natin si 2 thirds times x raised to 3 halves. Ngayon, kung kukunin natin ang first derivative niyan, di ba, ibababa natin si 3 halves times 2 thirds times x raised to 3 halves minus 1. Simplifying this, si 3 halves times 2 thirds, magka-cancel out na yan. And then, x raised to 3 halves minus 1, this is equal to x raised to 1 half, or f prime of x now is equal to the square root of x. Ngayon, kung i-square natin yung ating f prime of x, if we square both sides of our equation, di ba magka-cancel out na si square root tsaka si squared, magiging x na lang yung sagot. So, since nakuha na natin yan, i-recall lang natin yung equation natin for the arc length. The integral of the square root of 1 plus f prime of x, the quantity raised to 2, tapos may dx tayo sa labas, evaluated from a to b. O, substituting itong equation natin, the integral of 1 plus, ano yung f prime of x, the quantity raised to 2, we have x. Tapos may dx tayo sa labas. Evaluated from, ano yung value ng a natin? We have 1. Tapos ang value ng b natin is 2. Ngayon dito sa ating integral, if we let u equal to, if we let our u equal to 1 plus x, u is equal to 1 plus x, what is the derivative of u? Diba we know that the derivative of constant is 0 and the derivative of x is dx. Okay? Ngayon, if we let u of 1, substituting the value of x, we have 1 plus 1, this is equal to 2. Tapos, if we let the value of our u be equal to, our value of x be equal to 2, 1 plus 2, this is equal to 3. Ngayon, papalitan na natin yung value ng ating integral. Okay? So, magiging from 2 hanggang 3 na siya, times din the square root of, etong 1 plus x, palitan natin siya ng u dito, tapos yung dx palitan natin ng du. So, dito kasi, di ba, pwede natin iakyat si 1 half. Okay, the integral of, magiging u raised to 1 half du. So, kapag ganyan na, pwede na natin siyang gamitan ng simple power rule. Kapag ginamitan natin siya ng simple power rule, magiging u raised to 1 half plus 1 all over 1 half plus 1 evaluated from 2 hanggang 3. Tapos, ito, i-simplify pa ulit natin, magiging u raised to 3 halves all over 3 halves. So, this becomes the 2 thirds of u raised to 3 halves evaluated from 2 to 3. O, substituting na yung value ng u natin by 2 at saka 3, we now have, ilabas natin si 2 thirds times u raised to 3 halves. Unahin natin si yung mas mataas na value, 3 raised to 3 halves minus 2 raised to 3 halves. So, kapag kakinalculator nyo ito, makukuha nyo yung sagot ay approximately 1.578. Okay, so ito na yung arc length natin for this example. Okay, let us have another example. Find the arc length of the curve f of x is equal to 1 plus 6x raised to 3 halves with x is greater than or equal to 0 and but less than or equal to 1. Ngayon, kung ang f of x natin ay isulat natin dito, 1 plus 6x raised to 3 halves, ano ang f prime of x natin? So, kung kukunin natin ang first derivative niyan, ang derivative ni 1 ay constant, ang derivative ng 1 ay 0. Okay? Tapos, ang derivative dito, ilabas natin si 6, tapos ibaba natin si 3 halves. So, 6 times 3 halves times x raised to 3 halves minus 1. Okay, this becomes 6 times 3, that is 18, divided by 2, we have 9. 3 halves minus 1 is 1 half, so we have x raised to
1 half, or this is equal to 9 times the square root of x. Now, squaring both sides of our equation, f prime of x raised to 2 is equal to 9 times square root of x, the quantity raised to 2, magiging 9 raised to 2 is 81, tapos yung square root of x times raised to 2, that becomes x. Okay, so ito na yung isa-substitute natin sa loob ng ating equation. So, let us recall again the equation for our arc length. Length is equal to the integral of the square root of 1 plus f prime of x, the quantity raised to 2, dx from a to b. Substituting na yung mga value natin. So, dito ang value ng a natin is 0, tapos ang value ng b natin is 1. So, you can just write it this way or yung iba, you can write it 0 and 1. So, this means this is our A, this is our B. O, substituting na yung equation natin, L is equal to the integral of 1 plus, ano yung F prime of X, the quantity raised to 2 natin, we have 81X, dx evaluated from 0 to 1. Ngayon dito, kung ang value ng U natin is 1 plus 81X, what is the derivative of u? Okay, so the derivative of 1 is constant. Ano ang derivative ni 81x? Diba we have 81 dx. Okay, so ibig sabihin, ang magiging value ng dx kapag kapapalitan natin siya dito, we divide each side of our equation by 81, dx is equal to du over 81. Kasi ito isa-substitute natin dito mamaya. Ngayon, looking at this equation, ang u of 1 natin, u of 0, so 1 plus 81 times 0, we have 1. Tapos, u of 1, 1 plus 81 times 1, this is 82. So, palitan natin yung ating value ng a and b dito, magiging from 1 up to 82 na siya. Tapos, substituting, magiging 1 magiging square root of u. Sulat natin. Diba, if we let kanina u be equal to 1 plus 81x, so magiging square root of u na ito. Tapos, ang value ng dx na natin ay ito, du over 81. Tapos, ilabas natin si constant. 1 over 81 times the integral of square root of u, du evaluated from 1 to 82. O, evaluate na natin ito magiging 1 over 81. Iakyat lang natin si, tanggalin lang natin yung square root, gawin natin raised to 1 half yan. 1 raised to 82 times u raised to 1 half du. So, dito gamitan na natin ito ng simple power rule. Magiging 1 over 81 times u raised to 1 half plus 1. That is u raised to 3 halves. U raised to 3 halves all over 3 halves. Tapos, simplifying this, we now have magiging 1 over 81 times, kung natin yung reciprocal ng denominator natin, times 2 thirds of u raised to 3 halves. So, magiging 1 times 2, tapos 81 times 3, magiging 243, tapos u raised to 3 halves evaluated from 1 to 82. Pati din ito. Evaluated from 1 hanggang 82. Tapos, substituting na yung value ng u natin, ng 1 at saka 82. So, we have 2 times 243. Okay. Tapos, yung upper limit muna, 82 raised to 3 halves minus 1 raised to 3 halves. So, kung ika-calculate nyo ito, you can verify it on your calculator. Ang makukuha nyo na value is approximately 6.103. So, ito na yung arc length natin. Okay, so kailangan nyo lang alalahanin yung natutunan nyo na sa integral calculus nyo para may apply nyo dito sa pagkuha ng arc length. Now, let us have Riemann sum. So, sa Riemann sum, this is another way of approximating the area of a bounded region. So, particularly kapag ka Riemann sum, i-divide mo yung area of the bounded region using rectangles. So, example kanina yung
f of x is equal to, yung graph natin f of x is equal to x squared plus 1. Di ba ang graph niya is, kung nandito sana si 1, 2, and 5, ganyan. Di ba pa ganyan? So, di ba kanina, kung gusto mong makuha yung area niya, pwede mong gamitin yung fundamental theorem. But another way is using Riemann sum. So, ibig sabihin, para naman makuha mo yung area niya dito, yes, gagamit ka, hahatiin mo itong area niya into finite number of rectangles. Okay, so gagawin mo, magdadrawing ka ng mga rectangle sa loob. Tapos yung mga rectangle sa loob, yun yung kukunin mo yung area. Now, recall lang natin ng area ng bawat rectangle is equal to length times width. So, dito sa mga rectangles natin, ang value ng width natin is itong change in x, which is equal to b minus a all over n. N is the number of rectangles na gusto mong ilagay doon sa loob. So, kung gusto mong apat na rectangle, pwede lang din kung lima, anim, pito, or you can have as many as possible. The larger the value of our n, mas magiging accurate yung approximation mo. So, for uniformity, let us use n is equal to 4 para pare-parehas tayo ng sagot later on. Ngayon, ang magiging length naman natin is yung ating f of x sub I or the value of our y. Okay? So, ang magiging area na nito is ito, the limit of the summation of f of x sub I times change in x where I is equal to 1 up to n. Okay? So, ibig sabihin, sa ating Riemann sum, maya makikita nyo, di ba, hahatiin mo ng n interval. So, ito na yung mga ano niya. So, magiging width nito, ito na yung change in x natin. Okay? So, kung hahatiin mo siya sa apat, let's say this is 2, at hahatiin mo siya into apat, ibig sabihin, ang magiging width ng bawat rectangle natin is 0.5. O, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Dapat equally distributed yan. Ngayon, sa klase ng Riemann sum natin, meron tayong tatlo. May tinatawag tayong lower or left Riemann sum. We can also use the midpoint rule and then the upper or right Riemann sum. So, sa lower Riemann sum natin, para sa width natin, pare-parehas lang ang equation natin para makakuha ng width. Ito lang yon sa lahat ng klase ng Riemann sum natin. So, change in x is equal to b minus a all over n, where n is the number of rectangles na gusto mong ilagay sa loob ng bounded region. Tapos, para ma-compute mo naman yung area doon sa rectangle, gagamit tayo ng a sub l to denote the lower left Riemann sum, is equal to the change in x times, pumili ka ng apat na point starting from the left of the bounded region. So, for example, kanina si x squared minus 1, 2, 3, 4. Sila siya nandito si 1, nandito si 2. Diba kung hahatiin mo siya into 4 equal parts, 0.5 tsaka 1.5. So, pipili ka ng apat na points starting from the left. So, 1, 2, 3, 4. So, ito yung mga magiging points mo. So, change in x times f of x sub 0 plus f of x sub 1 plus f of x sub 2 plus and so on. Next naman, we have the midpoint rule. Divide the intervals into n subintervals, each of width. Ito, pare-parehas lang ito na ito yung gagamitin natin para sa division ng width natin. And then, find the midpoint of each subinterval. So, kanina, ilagay lang natin dito. Diba, dinivide natin, let's say, nandito si 1, nandito si 2. Diba, nandito si 0.5, nandito si 1, 0.1.5, and then 2. Ngayon, para sa midpoint rule, di ba nandito si 0, pipili ka naman ng point in between dito. Okay, so pili ka ano ba yung nasa gitna ni 0 tsaka 0.5, that is 0.25. Tapos pili ka ulit dito sa gitna nila, that is 0.75. O 1.25 tsaka 1.75. Yan yung mga gagamitin mo na values of x naman para sa midpoint rule. Okay? Next, sa upper Riemann sum, kung kanina doon sa left, di ba nag-start tayong pumili ng points sa left side. So, kung hinati mo ulit yung ating points into 4 equal parts from 1 to 2. So that, okay, so 0.5, 1.5, nandito si 0.
Doon ka naman sa right, mag-i-start pumili ng points. So, ano ba yung mga points natin dito sa right? So, itong apat. So, 0.5, 1, 1.5, at saka si 2. So, tignan natin kung gamitin natin itong tatlo to approximate the area bounded by the curve of the function and x-axis on the closed interval. Kung sino sa kanila ang mas approximate at sino ang magiging mas malapit ang sagot doon sa nakuha natin na area using the fundamental theorem. Okay, let us have an example. So, unahin natin sa left Riemann sum. Let us start by deciding kung ilang sub-interval ba ang gagawin natin. So, i-recall lang natin na yung graph natin kanina, we have, ilocate natin yung graph niya. So, we have 0 and 1, tapos 1 and 2, tapos 2 and 5. So, paganyan. So, mag-decide tayo kung ilang sub-interval ba yung pag-i-divide natin sa area dito. So, let us decide na lang na 4 sub-intervals. So, that our change in x is equal to b minus a over n. So, ang value ng n natin is equal to 4 kung i-divide natin siya into 4 sub-intervals. Ang value ng b natin is 2. 2 minus 1 over 4. This is equal to 1 half or that is 0.5. So, ibig sabihin, bawat width natin for our value of x, that should be 0.5. Okay, so kung nandito si 1 at nandito si 2, dapat ang magiging width natin is 0.5. So, 0.5 plus 0.5 that is 1 plus 0.5 that is 1.5. Okay, ngayon, we have the area A sub L is equal to the change in x times pumili tayo ng mga points natin dito sa left. Ano yung mga points natin dito sa left side? So, di ba meron tayo dito sa point of origin? 0, 0.5, 1, tsaka 1.5. So, this will be f of 0 plus f of 0.5 plus f of 1 plus f of 2. Okay, so una kunin natin si f of 0. Dito tayo sa taas para may space. F of 0. So, when our x is equal to 0, 0 raised to 2 is 0 plus 1. This is equal to 1. Tapos, when our x is equal to 0.5. So, 0.5 raised to 2. 0.5 raised to 2 plus 1. That is 1.25. Okay. Tapos, F of 1. 1 raised to 2 is 1 plus 1. We have 2. Tapos, F of 1.5. 1.5 raised to 2 plus 1, we have 3.25. Okay, substitute natin dito sa equation. Ang change in x natin is 1 half times, ang f of 0 natin is 1 plus f of 0.5. 1.25 plus f of 1, we have 2, plus f of 1.5. Okay, this is 3.25. This should be 1.5. Mali yung nilagay natin. Hindi yan 2. 1.5. Okay. Tapos adding that together. 1 plus 1.25 plus 2 plus 3.25. That is 15 over 2. 1 half times 15 over 2 times 1 half. We have 3.75. Okay. Ngayon, so kung makikita nyo, ang nakuha natin na area kanina doon sa fundamental theorem natin is equal to 4.67. So, medyo malayo yung sagot natin. So, let us investigate bakit ba medyo malayo yung sagot natin. So, kung magdodrawing na tayo ng mga rectangle dito, okay, so una ilocate mo muna yung mga points natin dito. So, 0, tapos si 0.5, 1, tsaka si 1.5. Ngayon, kapag ka magdodrawing tayo ng rectangle, mag-start tayo sa point papunta sa right. Okay, pa ganyan. Okay, so yung rectangle natin pa ganyan. Okay.
So, kung makikita nyo, ang kinuha natin ng area is ito, itong mga rectangle dito sa loob. Ito. Okay, kaya medyo malayo yung sagot kasi nakikita nyo may mga parts tayo na hindi nakuha yung area. So, dito, we have here, ito, yung ito. Kaya medyo malayo yung sagot, 3.75. Yung area dapat is 4.67. Nasaan yung natitira? So, nandito sa mga area na hindi natin na-shadean. Okay, how about the other way? Sino kaya sa kanila ang magiging mas approximate yung sagot or magiging mas malapit yung magkukuha natin na sagot? I-try naman natin ang midpoint rule. Okay? So, dito, ganun pa rin naman ang value ng change in x natin kanina. Equal to 1/2 pa rin. Okay? So, locate ulit natin yung mga points. So, 0 and 1. 1 and 2. Tsaka 2 and 5. So, papunta sa taas. Okay. Ngayon naman, since midpoint rule, di ba ang mga coordinates natin kanina, we have 0.5. 1, 1.5, at saka 2. So, ano ba ang nasa gitna ni? Ano ang midpoint ni 0 at saka 0.5? So, para makuha niyang midpoint, i-add nyo lang yung dalawang points. 0 plus 0.5 divided by 2. That is 0.25. So, ilagay natin. This is, let's see, nandito siya. 0.25. Tapos, ano ang nasa gitna ni? 0.5 at saka 2, 1. 0.5 plus 1. Divided by 2, 0.75. So, 0.75. And then, sa gitna ni 1 tsaka 1.5, 1 plus 1.5 divided by 2, 1.25. Tapos, gitna ni 1.5 tsaka 2, 1.5 plus 2 divided by 2, 1.75. Okay? Ngayon naman ang magiging value ng x natin is itong mga midpoints natin. So, we have a sub m naman ang gamitin natin dito is equal to change in x times f of 0.25 plus f of 0.75 plus f of 1.25 plus f of 1.75. Okay? Ngayon, ang f of 0.25 natin, so 0.25 raised to 2 plus 1, that is equal to, lagay natin, f of 0.25, so 0.25 raised to 2 plus 1, we have 1.0625. Next, f of 0.75, so, 0.75 raised to 2 plus 1, we have 1.5625. Tapos, f of 1.25. Okay, 1.25 raised to 2 plus 1, we get 2.5625. Tapos, f of 1.75 raised to 2 plus 1. We have 4.0625. O, substitute natin dito sa equation natin. Ang change in x natin is 1/2 times f of 0.25, 1.0625 plus f of 0.75, 1.5625 plus f of 1.25. We have 2.5625 and f of 1.75, 4.0625. Okay? And then, isum, kunin natin yung sum ng nasa loob ng parenthesis muna. So, we have 1.0625 plus 1.5625 plus 2.5625 plus 4.0625. So, this becomes 9.25. So, what is the 1/2 of that? This is equal to 4.625. So, as you can see, medyo mas malapit itong approximation natin using the midpoint rule compared doon sa una kanina. Diba, ang nakuha natin na area using the fundamental theorem is A is equal to 4.625.
67. So, medyo malapit na siya dito. Okay? So, let us investigate using graph kung bakit mas malapit yung sagot niya kesa yung isa kanina. Okay? So, dito naman, let us start by locating yung midpoint natin muna. So, midpoint natin is nandito. Tapos, meron dito. Dito. Tsaka dito. Okay? Dito, mag-i-start tayo sa pagdodraw ng rectangle natin from the middle. So, mag-draw ka ng line passing through the point. Okay? Ganyan. So, ganyan yung rectangle natin. So, dito ulit, ganun ulit. Okay, so makikita nyo, although may mga points tayong hindi nakukuha, i-darken natin, ganyan. Okay, so nakikita nyo kasi, although may mga part tayo na hindi nakukuha dito, diba, binabalansa nyo naman kasi may mga point naman na lumalagpas yung rectangle natin. So that's why, medyo mas malapit yung approximation natin using the midpoint rule. Okay, medyo mas malapit yung sagot. O, let us try yung isa naman. Okay, again, ilocate natin ulit yung mga points natin. So, we have 0 and 1, 1 and 2, 2 and 5. Yung point na i-adjust natin, ganyan. Tapos, we have 0.5, 1, 1.5, 2, tsaka 0. So, dito naman, kung right Riemann sum ang pipiliin natin, pipili tayo ng points dito sa right side. Okay? So, we have 0.5, 1, 1.5, at tsaka si 2. Yung change in x natin parehas pa rin, 1 half. Okay? So, we have the area a sub r is equal to the change in x times f of yung mga points natin dito sa right, 0.5, 1, 1.5, tsaka 2. So, we have f of 0.5 plus f of 1 plus f of 1.5 plus f of 2. Okay, ngayon, kunin natin ang f of 0.5. Ang f of 0.5, so 0.5, 0.5 raised to 2 plus 1, we get 1.25. F of 1, 1 raised to 2 plus 1, that is 2. Tapos, f of 1.5. F of 1.5 raised to 2 plus 1. We have 3.25. And then, F of 2. 2 raised to 2 is 2 plus 1. That is 5. Okay, substituting that, 1 half times F of 0.5. 1.25 plus 2 plus 3.25 plus 5. Okay? Kunin natin yung sum niyan. 1.25 plus 2 plus 3.25 plus 5. That is 11.5. Ano ang kalahati ng 11.5? We have 5.75. So, as you can see, medyo sumobra naman tayo dito compared doon sa original na area na nakuha natin kanina, which is 4.67. So, tignan natin bakit sumobra naman yung na-compute natin na area, bakit sumobra yung na-estimate natin. So, dito yung mga points natin. We have here. We have here, here, and dito. Ngayon, diba, since ang mga points natin is starting from right, magdodrawing naman tayo ng rectangle from left papunta sa, ay from right papunta sa left, papunta doon. Okay, so ito yung unang rectangle natin. Tapos ito. Okay, so ito yung mga rectangle natin. So as you can see, kaya tayo sumobra ng computation kasi yung rectangle naman natin, lumagpas siya sa curve. So yung area ng mga yung sobra natin, dito sa nasa-compute natin na area, ito yung lumagpas sa curve. Okay, that explains why mas malaki yung nakuha natin na sa
sagot. Pero another way to identify or another way in identifying para maging mas malapit yung sagot nyo doon sa tamang sagot natin sa area bounded by the curve of f of x and x-axis under the closed interval, pwede mong i-add yung area na nakuha mo sa left Riemann sum tsaka right Riemann sum tapos i-divide mo by 2. Now let us try to solve that. Okay, ang nakuha natin kanina sa na area ni area of the left side plus area of the right side divided by 2. Ang nakuha natin na area of the left Riemann sum kanina is 3.75 plus ito 5.75 divided by 2. So 3.75 plus 5.75 divided by 2, that is 4.75. Okay, so medyo malapit siya dito. You can do either of the three. Okay. Okay, for the sake of practice, let us have another example for this. So, dito kanina ang graph niya is 0, 1, and papunta sa 8. So, this is paganon. Okay, paganyan yung graph niya. Ngayon, applying that, kung left Riemann sum ulit, pipili tayo ng points dito sa left side. So, since this is from 0 to 2, pumili tayo kung ilang subdivisions ulit. So, we have change in x is equal to b minus a over, o i-divide ulit natin into 4 subintervals. Ngayon, ang b natin is 2 minus 0 over 4. So, that is equal to 1/2. Okay, so ang magiging width ng bawat subinterval natin is 0.5. So, we have 0.5 plus 0.5 is 1, 1 plus 0.5. 1.5. Okay, and then 1.5 plus 0.5, that is equal to 2. Tapos, ang magiging a sub l natin. So, a sub l is equal to the change in x times, pumili ulit tayo ng mga points dito sa left side. We have 0, 0.5, 1, 1.5. So, f of 0, f of 0.5, plus f of 1 plus f of 1.5. Okay? So, ang f of 0 natin, 0 raised to 3 is 0. F of 1, f of 0.5 muna, 0.5 raised to 3, we have 0.125. Tapos, f of 1 is equal to 1. F of 1.5, 1.5 raised to 3, 3.375. So, substituting din dito sa ating equation, change in x natin is 1/2. Tapos, ang f of 0 natin is 0 plus 0.125 plus 1 plus 3.375. So, kunin na muna natin yung sum dun sa loob. 0 plus 0.125 plus 1 plus 3.375. That is 4.5. 4.5 divided by 2, that is 2.25. So, makikita nyo medyo malayo yung nakuha natin na area compared doon sa nakuha natin na area kanina. Sa fundamental theorem, which is equal to 4, medyo malayo. So, let us investigate kung bakit. Ilocate muna natin yung mga points natin. So, we have 0.5, 1, 1.5, tsaka 2. Let's say nandyan si 2. Ngayon, di ba magdodrawing tayo ng rectangle? Dito, papunta dyan. Then here, here, dito. So as you can see, kaya medyo maliit yung nakuha natin na sagot. Kasi tignan nyo naman, ito lang yung area na kinuha natin using the left Riemann sum. So medyo malaki-laki yung area na hindi natin nasakop. So we have here, tsaka dito, meron din dito, tsaka dito. Kaya medyo malaki yung diferensya. Let us try naman sa midpoint rule kung medyo mas malapit yung makukuha natin. Okay, so dito ang change in x natin, 1/2 pa rin. Tapos,
iba, pumili tayo ng mga points, midpoints natin. Si mga midpoints natin, yun pa rin naman. Yung points in between 0 and 0.5 is 0.25, tapos 0.75, 1.25, and so on. So we have A sub M is equal to change in X times F of 0.25 plus F of 0.75 plus F of 1.25 plus F of 1.75. Okay, tapos evaluating that F of 0.25, so 0.25 raised to 3, that is equal to 0.016, tapos F of 0.75. 0.422, tapos F of 1.25, F of 1.25, 1.953, tapos F of 1.75, 5.359. Substitute natin dito na 1 half times 0.016 plus 0.422 plus 1.953 plus 5.359. Okay, tapos ang magiging total niyan, we have 7.75. 7.75 divided by 2, we have 3.875. So comparing doon sa unang nakuha natin, medyo mas malapit naman ito. Diba doon sa nakuha natin sa fundamental theorem kanina, which is the area is equal to 4. So, dito, 3.875, medyo malapit-lapit na. So, let us investigate kung bakit. So, dito, nandito yung midpoint natin. Locate natin yung mga midpoint. Meron dito, dito, tsaka dito. So, kung mag-draw tayo ng rectangle, ganyan. Okay, and then, ganyan. Okay, so as you can see, medyo mas malapit yung sagot kasi medyo konti lang yung hindi niya nakuha na area. And may mga part na wherein nag-overpass yung graph natin, yung rectangle natin dito sa curve. Kaya medyo mas malapit talaga yung sagot. O, try naman natin yung isa. Okay, so dito naman sa right Riemann sum, pumili tayo ng mga points dito sa right side. So, ang mga points natin sa right side ay 0.5, 1, 1.5, tsaka 2. So, again, ang change in x natin is 1 half pa rin. Substituting that, we have 1 half times f of 0.5 is 0.125. Tapos f of 1, we have 1. Tapos f of 1.5, 3.375. Tapos f of 2, we have 8. Okay? Tapos, itotal nyo yung nasa loob, we have 12.5. So, 12.5 divided by 2, this is equal to 6.25. So, again, sumobra tayo, malaki-laki yung sobra kasi yung area lang natin is 4 using the fundamental theorem. Okay, let us investigate again bakit sumobra naman tayo. So, nandito yung isa. Ilocate natin yung mga points. Okay, let's see, nandito. Ngayon, makikita nyo kasi, di ba, malaki yung lumagpas. Lumagpas tayo ng medyo malalaking area. So, mga triangle ito. Okay. So, makikita nyo, malaki yung lumagpas dito sa curve natin. Lumagpas yung rectangle natin dito sa curve. Kaya, malaki yung sobra. So, kung gusto nyo ng mas accurate na sagot, again, let us do averaging. I-add nyo yung area ng left Riemann sum tsaka right Riemann sum. Okay. So, let's do the averaging. A sub L plus A sub R over 2. So, ang A sub L natin kanina is 3.875 plus ito 6.25 divided by 2. Ang makukuha nyo na sagot is 4.25. So, kung tutusin mo, medyo malapit na siya dito. Okay. We have the Riemann Stieltjes integral. So, this is just a generalization of the Riemann integral. Ano yung Riemann integral? This is the integral of f of x dx evaluated from the integral of f of x dx from a to b. Ngayon, this is named after Bernard and
Tomas. So, yun yung complete name nila. The Riemann Stieltjes integral of a real valued function f of a real variable on the closed interval AB with respect to another real to real function g is denoted by the integral of f of x d of g of x from x is equal to a up to b. Actually, yung Riemann integral natin is a special case of the Riemann Stieltjes integral kasi when g of x is equal to x magiging kung papalitan mo si g of x ng x lang magiging the integral of f of x dx evaluated from x is equal to a up to b. Okay, so kapag ganyan ulit, yung Riemann sum ulit ang gagamitin mo. So ganun din, partition din yung gagamitin mo. Hati-hatiin mo into smaller subintervals or smaller rectangles para makuha mo yung area bounded by the curve of the function and the x-axis under the open interval. Okay? Tapos, yung makukuha mo na sagot sa integral, di ba, yun yung magiging limit. And we know that if we have a limit, magiging convergent yung ating integral. Okay? So, here are the sufficient conditions for the existence of the integral. The best simple existence theorem states that if f is continuous and g is of bounded variation on closed interval AB, then the integral exists. So, dito ang condition lang naman is kailangan bounded variation. Diba? Masasabi lang naman natin siyang bounded kapag ka may upper bound at saka lower bound. Okay? And kailangan continuous siya. A function g of bounded variation if and only if it is the difference between two bounded monotone functions. Okay? When we say monotone, diba, it is either increasing or decreasing. And when we say bounded, di ba may upper bound at lower bound. If g is not of bounded variation, then there will be continuous function which cannot be integrated with respect to g. And the integral is not well defined if f and g share any points of discontinuity. So, kailangan sa lahat ng points, continuous silang dalawa. So, that would be all for today's video. Thank you for listening. I hope you have learned something from this video. See you again on the next video.